Hi Nati, today I will show you how to make a simple macrame plant hanger. Well, for this demonstration, maliit na plant hanger lang ang gagawin natin para di ganong complicated yung first macrame craft mo. Okay, so let's start. So ngayon, yung dalawang dulo ng rope, pagdikitin mo siya, tapos pasok mo siya dun sa ring, tapos suot mo dun sa cord. Okay, so ganun din uli yung susunod, kuhanin mo yung dalawang dulo ng rope or ng cord, pasok sa ring, pasok sa ulit doon sa loob ng cord. So, anim na cords yung ginamit ko dito at 55 inches ang length nila. So, for this knot, ang tawag dito ay Lark's Head Knot. Medyo mahirap sabihin. Lark's Head Knot. So, anim na cords, measuring 55 inches yung gagawin natin dito. Maliit na plant hanger lang ito. So 6 na siya. So ngayon gagawa tayo ng square knot at pabisya, okay? So ganyan yung square knot. Palaging 4 cords yung gagamitin mo. Yung sa middle. And then last one here. So, we will be making an alternating square knot para ma-achieve natin yung V shape. Okay? So, set aside natin dalawang cord sa gilid, yung sa left side. Make a square knot. And then, another square knot. Set aside yung dalawang cord sa kanan. And then, para makuha yung gitna, yan. Sinet aside ko yung dalawang gilid hanggang maiwan yung apat na cords para alam ko na laging center. Okay, so pabi na siya. So ngayon, yung susunod na knot na gagawin natin ay diagonal double half hitch knot. Gumamit ako ng sipit para alam ko na laging sentro at hindi sumusobra yung natatali ko. So, sa diagonal double half hitch, palaging dalawa or double yung pagtatali mo. And, para siyang di na pabaliktad pag itatali. Over and under. So, over, under, tapos pasok sa loop. Over, under, pasok sa loop. Yan. Yung holding cord mo, hindi siya talaga dapat gumagalaw. So, nakaslant lang siya para ma-achieve mo yung V. Okay lang sa una, medyo mahirap, pero masasanay ka din. So, tapos na siya. So, yung right side naman. So, inipitan ko para wag ulit ako sumobra sa tinatali. Kunin mo yung dulo. And then to, para siyang D shape. Kung yung kanina pabaliktad na D, ito yung talagang D na siya. So, double lang lagi. So, ayan. Tapos na. Kuhanin natin yung dalawang gitna na cord para maging V siya. Pag-ilayin sa likod para ano siya. Minsan hindi siya sumisentro eh. So, hilahin natin siya sa likod. Ayan. So, may design na yung plant hanger mo. Mag-start tayo ulit gumawa ng square knot. Parang ito yung magsisilbing or mag-hold sa paso natin para wag mahulog. So, nag-start ako dun sa dalawang gilid, which is yung magiging center niya. And then, ito yung sa likod. Thank you.
or not. Just to make sure na wag mahulog yung ano paso. May maliit na paso lang naman siya. Siguro ang ano nito, ang measurement niya nung gap niya is about 2 inches. Last na sa center. So yan, tapos na guys yung square knot natin. So testingin natin kung okay ba tong ating mini paso. Cute lang siya. Pwede siya sa room, ganyan, sa living room, sa bayo, diba? Decor. So, kasha siya. So, ngayon, gagawa tayo, tatalian ulit natin yung dulo. Ang tawag dito is gathering knot. Kuha ka lang ng tali, siguro about mga 10 inches. Yan. Ginalikod ko yung, ano, yung macrame. Ikot-ikot lang. Pasok mo doon sa loop. Ganyan. Saka mo siya hilahin. Nang mahigpit. Tapos, ikat lang natin yung sobra. At yung isa rin, yung dulo. Then, tusok-tusukin mo lang yung mga ginupitan mo para wag lumabas. Yung ginupitan. And then, ikat na natin kasi masyado mahaba. So, that's it. Tapos na siya. Tapos na yung ating macrame plant hanger. Ganyan lang siya kasimple. I hope nag-enjoy kayo.